Mga ka-curious, isang magandang balita. Itinalaga ni Pope Francis si Cardinal Jose Advencula ng Maynila bilang isa sa mga bagong miyembro ng Departamento ng Vatican na tumutulong sa Santo Papa na pumili ng magiging obispo sa buong mundo. Tinatawag itong dikasteryo para sa mga obispo na itinuturing bilang pangalawang opisina ng Vatican kung saan miyembro si Cardinal Advencula mula nang maging kardinal ito ng 2 taon nang nakakaraan. Kung maalala po natin, noong Disyembre 2020, hinirang ng Papa si Cardinal Advencula bilang miyembro ng kongregasyon para sa klerigo. Narito nga po ang buong listahan ng mga naitalaga ng Papa bilang mga miyembro ng dikasteryo. Cardinal Andres Arborillos, Cardinal Jose Advencula, Cardinal Jose Tolentino de Mendonca, Cardinal Mario Grech, Cardinal Arturo Roche, Cardinal-elect Lazaro Hoyong-Sik, Cardinal-elect Chen-Marc Avelin, Cardinal-elect Oscar Cantune, Archbishop Drazen Codliosa, Bishop Paul Desmond Tingi, Father Dom Donato Ogliare, at ang kauna-unahang 3 kababaihan na hinirang na dikasteryo na sina Sister Rafaela Petrene, Sister Von Rigot, at Dr. Maria Lia Zervino. Ngunit ano ba ang mahahalagang gawain ng dikasteryo? Tumutulong ang mga miyembro ng dikasteryo sa pagpili ng mga obispo para sa mga dioceses. Sinusuri nila ang mga posisyong papel nito na tinatawag na ponens na nagbibigay ng opinyon sa mga kandidato. Ang pinakahuling desisyon sa paghirang ng mga obispo ay nakasalalay pa rin sa Papa at malaya siyang pumili ng sinumang pipiliin niya. Karaniwan, ang kinakatawan ng Papa sa isang bansa, ang Apostolikong Nuncio, ay nagpapasa ng mga rekomendasyon at dokumentasyon sa Vatican. Pagkatapos, ay tinatalakay ng dikasteryo ng mga obispo ang naitalaga sa isang karagdagang proseso at nagsasagawa ng butuhan. Sa pagharap sa mga rekomendasyon, ang Papa ang gumagawa ng pangwakas na desisyon. At huwag kalimutan na i-like and share ang video po natin. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa mga tumutulong sa page natin sa pamamagitan ng pag-send ng stars at digital gifts sa ating Facebook at YouTube na makakatulong naman po sa pagkamit ng ating goal na ma-upgrade ang mga kagamitan natin sa paggawa ng videos. At maaari nyo rin pong maiabot ito sa ating GCash at bank account. Muli po, isang kagalakan na maging parte po tayo ng pagpapalakas ng pananampalatayang Katoliko na mga kapatid natin na naaabot ng mga videos ito. Ipagpapatuloy po natin ito sa tulong po ng inyong mga suporta at ng panalangin. Mr. Curious Catholic po, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magandang gabi po mga kabuntos at narito naman po ulit tayo ngayon para sa isang pagtalakay sa isa na namang magandang topic para ngayong gabi. At ang tatalakayin natin ay yung galing sa isang report from Oliver Celestius Bastasa. Sabi niya, Bro, ingon si Bro Osilito Narvay nako nagtawagay mi, bias daw ang punto por punto katumisulod siya. Kadili lagi siya bali sa mga referensya nga si Apostol Pedro ang unang papa. Nangita og Bible verse nga si Kristo daw nag-ingon nga ikaw Pedro ang unang papa. Tan-awa ra kung nagsuway pa. Mao nga ingon ko sulod sa punto por punto. Mao to ingon siya bias daw ang punto por punto. So yan po ang ating tatalakayin ngayong gabing ito. Kaya ang hilito Narvay, naway nanunood ka at pakinggan mo kung paano ko babanatan yung sinabi mo sa isang kachat mo. Okay, simulan na natin. Okay, so simulan na natin yung pagtalakay dito sa ginawang backstabbing, no? Backstabbing ni Anghelito Narvay sa amin sa punto por punto.
Eto, besides natinuloy yung mensahe ni Oliver Celestius Bastasa, pagtatagalogin ko para sa mga hindi nakakaunawa ng Bisaya. Sabi ni Oliver Celestius Bastasa, brother, sabi ni Bro Costelito Narbay, nung kami nagtatawagan, sabi niya, bias daw ang punto por punto katong misulod siya. Okay, no? Sabi niya, bias daw. Angelito Narbay, nung pumasok ka, hindi ka binias nun. Actually, ikaw pa yung bias kung magtanong. Ha? Ikaw pa yung bias kung magtanong. May mga tanong ka na idinadaan mo sa pasikot-sikot. Ako hindi mo ako maluloko sa bagay na ito dahil minsan din ako naging Seventh-day Adventist. Ilamis ko bang sinabi yan sa iyo? Yung mga misleading o mga deceiving tactics nyo, nagsasalita pa lang kayo, alam ko na yung deceiving tactics nyo. Halimbawa, ganito, patutunayan mo raw na ang Sabat ay inutos sa tao. O to, ba't mo nalagyan ng tao? Ha? At saka doon sa Marcos 2:27, doon ka naka-stick doon sa term tao, ang tinutukoy naman doon, yung mga Israelita. Dahil sa Biblia, Israelita lang naman talaga ang ito sa mangilin ng Sabat. Tao yun. Huwag mong sabihin dahil tao ang nakalagay, sasama ka na ron. Yun ay pagliligaw. Panluloko sa sarili ang tawag doon. Ha? Wala kang ni isang talata sa Biblia ang mababasa na merong Kristiyano inutusan na mangilin ng Sabat. Wala kang mababasa sa Biblia na merong man lang isang hintil na inutusan na mangilin ng Sabat. Ang ginagawa nyo, ginagamit nyo ang terminong tao para ipalusot yung mga kasinungalingang turo ninyo na idadamay nyo pati ang hintil din naman kasali. No? Di naman kasali, wala namang inutos sa mga hintil. Ang inutosan, mga Israelita. At isa sa mga inutos sa mga Israelita na pati yung mga foreigner na nasa kanilang bansa, mangingilin din. Ang inutusan doon, hindi ang foreigner, kundi yung Israelita. Kaya sila na siyang amo ng mga foreigner, sila na siyang bossing, sila ang magsasabi, mangingilin ka. Kasi nasa poder ka namin. Mangingilin kami, mangingilin ka rin. No? So ang mag-uutos doon, yung mismong Israelita na. Pero inutusan na mangilin ng Sabat, yung mga Israelita. Ngayon, iginigit mo yung term tao kasi ang intention mo manloko. Manloko. Tatago mo, isasali mo Pilipino. Hindi mo ko maluloko sa ganyang uri ng panlinin lang. Kaya yung ginagawa mo na panlinin lang, hindi. Tsaka may sinasabi ka, hindi ba? Nag-aaral ka ng Biblia. Nagsasaliksik ka kung ano ang katotohanan. Alam mo ba talaga kung paano magsaliksik ng katotohanan? Alam mo ba talaga, Angelito Narbay? Ang tingin ko sa'yo, doon sa nabasa ko na chat ni Oliver Celestius Bastasa, hindi ka marunong magsaliksik ng katotohanan eh. Ganito yan, no? Turuan kita kung paano magsaliksik ng katotohanan, ano? Kung magsasaliksik ka ng katotohanan, huwag mong lalagyan ng ideya yung pinag-aaralan mo. Para ng investigador ba? Yung investigador, para masolbad yung, ano, para masolve yung krimen, kailangan titingnan niya bawat anggulo ng pangyayari. Hindi siya mamimili at hindi siya maglalagay ng assumption, ng presumption sa kanyang sinasaliksik, dahil pag ginawa niya yun, hindi niya masusolve ang krimen. Ang pagsasaliksik ng katotohanan para lang isang investigador na magsusolve ng isang krimen. Paano niya masusolve ang isang krimen? Kung meron lang siyang nakitang isang bagay, mag-a-assume na siya kaagad. Ha? Hindi pwede yung ganon. Mag-a-assume ka. Assuming ka masyado. Wala kang masusolve na krimen kasi nilalagyan mo ng ideya. Huwag mo lagyan ng ideya. Silipin mo bawat anggulo. Ang ginagawa mo ngayon, hindi mo sinisilip bawat anggulo. May one-sided ka na. Huh? Ngayon, ang sabi niya, sabi ni Oliver Celestius Bastasa, dili siya bali sa mga referensya nga si Apostol Pedro, ang unang papa. Hindi ko alam ano ibig sabihin itong hindi siya bali o hindi siya believe. No? So, ibig sabihin, kung ang ibig sabihin itong hindi siya believe, ibig sabihin, mas magaling pa siya sa mga referensya. Ano ba ang referensya? Ano ba ang referensya? Ang referensya ay isang batayan na may mga kaganapan na hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ganito.
San Pedro ang unang papa. Oh, tapos paano mo malalaman kung paano siya naging unang papa? Paano siya naging unang papa, no? Paano kaya? Pero ibabahagi ko sa iyo ang Gilito Narvay. Kung ano yung paniniwala ng mga Katoliko, bakit si San Pedro ang unang papa? Narito ang video. Okay, magandang hapon sa inyo lahat na mga nanonood sa ating programa, ang debate sa okay, at ang tatalakayin po natin ngayon sa gabing ito po ay yung tungkol po sa resolve that the Apostle Peter is the first bishop of Rome, lately known as the first pope in Rome, according to the Bible and references. Oh, ayan ano, napapansin nyo, ang nasa aking paksa is resolve that the Apostle Peter is the first bishop of Rome, lately known as the first pope of Rome. Bakit ko nilagyan ng lately known? Dahil in reality, lately naman talagang tinawag na pope. Pero ang sinabi kasi ni Angelito Narvay doon sa kanyang tanong kay Oliver is nangita og Bible verse nga si Kristo daw nag-ingon nga ikaw Pedro ang unang papa. Ang Hilito, kung talagang nagsasaliksik ka ng totoo, hindi kami nagtuturo na kaya siya papa kasi sinabi ni Kristo. Ha? Wala kaming turo na kaya siya naging papa kasi sinabi ni Kristo ikaw ang unang papa para hanapan mo ng talata. Kung magsasaliksik ka ng totoo, alamin mo kung bakit naniniwala ang Katoliko na si San Pedro ang unang papa. Hindi yung mag-a-assume ka na dapat, kaya para maging papa siya, dapat sabihin ni Kristo ikaw ang unang papa. Hindi ganun. Paano magkikita ang totoo kung nilalagyan mo na, kung binubulag mo na ang sarili mo, dahil minilalagay ka ng assuming na idea. Hindi pwede yung ganun. Paano malalaman yung idea ng, alam mo, nung ako na sa SDI ako, ganyan ang tinuro sa akin din eh. Pero naisip ko kasi, na kung yan ang gagawin ko, paano ko malalaman na Katoliko kung nilalagyan ko na mismo na sariling idea namin? Oh, yan ang ginawa ko. Kung talaga nagsasalisi ka ng totoo at sabi mo, gumagamit ka ng logic. Alam mo ba ano ibig sabihin ng logic? Logic is science of correct thinking. At ang correct thinking, huwag kang mag-a-assume. Magtanong ka muna. Pakinggan mo muna. Hanapan mo ng butas. Yung pinapakinggan mo, hanapan mo ng butas. Yun ang dapat mong gawin. Hindi yung ikaw mismo ang bubutas. Iba yun eh. Iba yung ikaw mismo ang bubutas sa hahanapan mo ng butas. Ang dapat mong gawin, ang Hilito Narvay, hanapan mo ng butas. Hindi yung ikaw mismo ang bubutas. Bakit naniniwala ang Katoliko na San Pedro ang unang papa? Tanungin mo. Pag may nakita kang butas, yun ang banatan mo. Yung butas na nakita mo. Hindi yung maglalagay ka ng sarili mong butas dyan. Iba yun. Kaya nga hindi ako naniniwala na ano kayo, nagsasaliksik ka ng totoo, hindi ako naniniwala doon. Kasi bias ka kung magtanong. Ang nagsasaliksik ng totoo, hindi bias magtanong. Eh, bias ka magtanong, so hindi ka nagsasaliksik ng totoo. Sino niloloko mo sasabihin mo na nagsasaliksik ka ng totoo? Wala. Naniniwala sa'yo. Ako pa. Mga kapuntos na nanonood ngayon, ako ay dating Seventh-day Adventist. Kapag ganyan ang uri ng tanong, nanglilin lang yan. Bakit? Alam namin mga Sabadista na hindi nagtuturo ang Katoliko na naging papa si Pedro dahil sinabi ni Kristo. Walang turo ng Katoliko. Kaya yun ang itatanong namin. Para pag sinabi niyo walang mababasa, ay salamat, wala pala. Ganun.